Himas Rihas ang naging kinahahatna ng isang vlogger na si Mr. Pogi German na isang foreigner matapos di umano ng kanyang naging kakolab sa kanyang content na 24 Hours Jowa Challenge. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nauwi sa di magandang pangyayari ang naging masaya sanang content na gaganapin ng isang dalaga sa isang vlogger na si Mr. Pogi German. Nang siya di umano ang napili na kanyang makakolab sa isang video content na 24 Hours Jowa Challenge. Sa mga di pa nakakakilala nito, siya ay isang content creator na may mahigit 440,000 na followers sa Facebook at may mahigit 40,000 naman na subscribers sa kanyang YouTube channel. Siya ngayon ay dito nakatira sa Maynila at ipinagpatuloy nito ang kanyang naging karera sa paggawa niya ng mga content. Sa kanyang naging latest post sa kanyang social media ay may na-meet di umano siyang pick-up girl na taga-Alabang, Muntinlupa. Dagdag pa niya, "The intention of this vlog is to help Filipina girls like her who can't afford daily essentials like food or gatas for her baby. I want to use this platform to share her story. I'm sure many girls are in the same situation like her. Not enough money for food, gatas, at iba pa. I hope she win. Use the 10,000 pesos wisely." Kung iisipin, napakagandang mensahe para sa lahat ng kababaihan na naghihirap ngayon sa buhay. Lalo na't may pinapalaking anak na mag-isa sa buhay. Ginagamit din daw niya ang kanyang social media platform upang tulungan pa ang ibang kababaihan na nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit lingid sa karamihan ay siya din pala mismo ang magpapabagsak at sisira sa moralidad ng isang Pilipina. Ayon sa naging pahayag ng babae na isang 17 years old, ay tinext di umano siya nito upang makasama sa isang video na gagawin sana nila na 24 Hours Jowa Challenge. At inutusan pa di umano siya na magpanggap na siya ay 18 years old na. Subalit nagulat na lamang siya nang i-upload na ang kanilang video ay iba na ang title at nagmumukha na di umano siyang pick-up girl. Dahil dito ay isinumbong niya ito sa kapulisan at sa likod di umano ng video na iyon ay may ginawa di umano itong masama na wala naman daw sa kanilang naging usapan. Sa ngayon ay Himas Rihas na ang kano at napag-alaman din na overstaying na ito at na-expire na ang kanyang visa noon pang 2019. Iginiit naman niya na wala di umano siyang naging kasalanan, ngunit mas pinaniwalaan ng pulisya ang naging salaysay ng babae. Narito naman ang naging komento ng mga netizens. "May kasalanan din naman ang babae, nagpanggap na 18 years old, tapos inaccept din naman niya ang bayad, tapos siya pa nag-offer sa kanyang sarili. Ba't kasi pumayag sa content? Finally, well deserved, pinapahiya mo ang Pilipinas sa buong mundo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa baba."